Hello guys, good morning. Ayan, sa kabila ng babala ni Pangulong Duterte sa ABS-CBN, hindi pa rin sila binigyan ng second chance ng NTC para mag-operate after May 5. So ngayon, sarado ang ABS-CBN. Ngayon, nanghihingi sila ng prayer for us. Siyempre, may mga naitulong din naman sila. Pero bakit nga ba kailangan ipasara? Sa dami daw, dahil daw sa dami ng Powell ni ABS-CBN. Siguro, po pwedeng mapakiusapan dati, tsaka yung mga utang nila. Pwedeng mapakiusapan naman siguro si Pangulong Duterte. Pero, pati yung kamera na yan, pati NTC, pero hindi sila gumawa ng paraan dati. Kasi akala nila, pwede na yun, di ba? Hindi malaking kaso. Yun yung problema sa mga mayayaman eh. Porket alam nila na may pera sila na pambayad sa mga ganito at hindi lahat, feeling nila siguro, katulad nung dating administrasyon, hindi nila alam may isang salita ang ating Pangulong Duterte ngayon. So katulad niyan, pag sinabing pasara, pasara. Kaya Lenzy Lawan, naalala naman kita, tingin ko, after COVID, yung mga humusga at nagmura kay Pangulong Duterte, sila naman yung haharapin. Pasalamat kayo, busy sila ngayon. At sa ABS-CBN lang yun na pagtuunan nila ng pansin. So, as of now, sarado nga si ABS-CBN. Tignan natin, subaybayan natin sila hanggang dulo kung ano yung magiging progress. Kung mapapatawad ba sila o bibigyan pa sila ng second chance or ano. Pero para sa inyo, dapat ba silang bigyan ng second chance? Para sa inyo, comment down below, dapat ba silang bigyan ng second chance? Wala namang masama sa second chance. Wala namang problema sa mga ibang palabas nila. Ang problema lang ata yung pamamalita nila. So dapat kasi patas, lalo na yung mga ads ni Pangulong Duterte dati na hindi nyo pinalabas, di ba? So, parang ang nangyari, ganti-ganti lang. Ganun yung ginawa nyo kay Pangulo, ngayon gagawa naman siya ng way para mawala kayo. So, pinagsisihan nyo na siguro yung mga ginawa nyo dati sa kanya. Pero parang hindi pa rin eh. Kasi meron silang... Ano ba yun, yung isang channel nila, tapos yung mga ibang channel nila, di ba, na nakahiwalay kay ABS-CBN. So, pwede pa nilang palawakin yun. Meron pa silang ibang chance. So, sana, bayaran nyo na lahat ng utang nyo. Yung bang maging maayos yung transaksyon, wala nang dinadaya. Sanay na sanay kasi sa pandadaya eh. May mga tao kasing sanay sa pandadaya, tapos petix lang, na okay lang to kasi mababayaran natin yan, malulusutan natin yan. Okay yung mga Pilipino sa ganong strategy, na malulusutan natin yan. Yung masasabi nilang, malulusutan natin yan, lahat yan malulusutan natin. Kasi may pera tayo, katulad yan. No, second chance, paano na kayo? Diba? Tapos ngayon, kayo yung nanggagalaiti, kayo yung nagagalit, kaya kayo nagkakaganyan. So, sana maayos lahat. Lahat maayos sa kabila ng lahat. No? Kasi talagang kawawa yung mga nagtatrabaho na tao, di ba? Yung mga taong nagtatrabaho na maliliit. So, sana ma-resolusyonan to. No, maraming salamat po guys. Hanggang tignan natin kung ano pa makukuha natin na information regarding that. Maraming salamat sa aking mga subscribers. And then syempre sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe ang channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!